Biglang hinatak ng CEO ang mali-mali niyang kasambahay at pinakilala na ito ang kanyang fiancé. Kaso, puro palpak ang ginagawa ng dalaga kaya sobrang nainis na ang binata. Pero laking gulat nito nang malaman na hindi pala tunay na mahirap ang babae at may tinatago pala itong sekreto sa kanya. Naiiritang napahilamo si Chaos nang mukha gamit ang kaniyang dalawang palad. Ma'am, pwede ba? Tama na! Stop getting updates for me! Singhal ng binata sa kaniyang ina. Oh, stop that nonsense, son. Nasa tamang edad ka na para maikasal. And besides, gusto ko na magkaroon ng apo kaya dapat humanap ka na ng mapapang asawa mo. Tura ni Charlotte ang ina ni Chaos. Ma, tama na! Wala pa sa plano ko ang mag-aasawa. Bata pa ako. I want to be free for now. Saad ni Chaos. Sumeryoso ang ekspresyon ng kaniyang ina sabay sabing, "You want freedom? Okay. Bibigyan kita ng kalayaan. 3 years from now, you'll be turning 32. At kapag dumating ka sa edad na yon, wala ka pa ring asawa. Ako ang mismong maghahanap para sa'yo. Mark my words. Chaosov." Napahilot na lamang sa sentido si Chaos nang mangwartsa na ang kaniyang ina palabas sa kaniyang opisina. Sumandal siya sa kaniyang swivel chair at napaisip. 3 years? That's enough for me to find a wife. Bulong niya. Buong akala ni Chaos ay magiging madali lang ang kaniyang paghahanap ng kaniyang mapapang asawa. Ngunit nagkamali siya. 3 years have passed, but he's still single. And now, his mother is finding him his future wife. Kamusta buhay, bud? Any luck finding a wife for yourself? Tanong ng kaibigan nitong si Damon. Kasalukuyang nasa isang bar si Chaos kasama ang kaniyang mga kaibigan. 3 taon na ang lumipas ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nahahanap na asawa. 5 months from now, malapit na siyang mahulog sa kalendaryo. Mariing napapikit si Chaos sabay sabing, "No. And honestly, I'm having a hard time to finding one. Hindi ko inaasahang magiging ganito pala kahirap maghanap ng asawa." Napailing naman si Wrath at sumimsim ng alak bago nagsalita. "Hindi naman kasi hinahanap ang pagmamahal. Kusay ang darating sa'yo. Gaya ng nangyari sa akin. Unexpectedly, came into my life and I accepted wholeheartedly." May halong pagmamayabang na aniya. Ngumiwi naman si Chaos dahil sa isinaad ng kaniyang kaibigan. Dinampot niya ang throw pillow sa sofa na kinauupuan niya. Sabay ibinato ito kay Wrath. "You're being cheesy, bud." Bumuntong hininga si Wrath. "Magiging cheesy ka rin kapag nahanap mo na ang katapat mo." Nakangising saad niya, sinang ayuna near syntax at danger. As if. Chaos mattered. Dinampot niya ang isang beer, saka ito tinungga. "Bakit hindi ka nalang maghanap ng isang babae na magpapanggap bilang asawa mo?" Pagbibigay suggestion ni Demon. Tumaas ang kilay ni Chaos. "Sa tingin mo, hindi malalaman ni Mama kung gagawin ko yan?" "May I remind you that my mom has eyes and ears everywhere?" Sagot niya. "E di wala ka nang magagawa, kundi tanggapin ang katotohanan na you'll be engaged with a woman you don't even know." Saad ni Syntax. Sumandal si Danger sa sofa, sabay sabing, "Take it or leave it, bud. Desisyon mo na yan kung hahayaan mong ang mami mo ang pipili ng pakakasalan mo o ikaw ang pipili ng babaeng magpapanggap na asawa mo." Tumango si Wrath. "As much as I want to disagree, they're somehow right. Mali man na magpanggap pero kung para sa kalayaan mo, we'll just support you, bud. Just find a decent woman na magaling umarte para hindi kayo mabuko kaagad." Annie Wrath. "O kaya, gumawa ka ng kasunduan. You will pay her or give her anything she wants in exchange. She'll be your pretend wife. It's a win-win situation for the both of you." "May benefit siya, may benefits ka din." Dagdag naman ni Demon. Bumuntong hininga na lamang si Chaos at malalim na pinag-isipan ang payo ng kaibigan sa kanya ng kaniyang mga kaibigan. Nakaramdam siya ng pagkirot sa kaniyang ulo dahil sa pag-iisip ng pwedeng solusyon para mapahinto ang arranged marriage na gustong iset up ng kaniyang ina. Buisit talaga. Mahinang saad niya sa kamuling tumungga ng alak. Itunoon niya ang kaniyang sarili sa pakikipag-inuman hanggang sa hindi niya napansing na lasing na siya at nawala ng malay. Sa sumunod na araw, nagising na lamang si Chaos sa isang pamilyar na kwarto. Nasa bahay siya ni Wrath.
Napahilot si Kayo sa kaniyang sentido nang makaramdam siya ng pananakit sa kaniyang ulo. Curse you, hangover. He hissed. Nagtungo siya sa banyo para makapaghilamos. Nang bumaba siya, naabutan niya si Ince, ang asawa ni Wrath, sa kusina. Oh, kamusta? Hangover? Tanong ni Ince. Kayos groaned as a response. Yan kasi, alak pa. Pati si Wrath, kanina may hangover pa. Ewan ko ba sa inyong magkakaibigan kung anong trip nyo? Mabuti na lang sinundo kayo ni Mang Danny. Naiiling na ani Ence. Huwag ngayon, Ence. My head is throbbing as heck. Sagot ni Kayos. Binigyan ni Ence ng gamot si Kayos para kahit papaano ay maibsan ang pananakit ng kaniyang ulo. Balak sanang umalis ni Kayos kaagad ngunit pinakain muna siya ni Ence. Gusto man niyang humindi, ngunit paniguradong pipilitin lamang siya ng asawa ng kaniyang kaibigan. Matapos kumain, kaagad na nagpaalam si Kayos, hindi na siya nag-abala pang magpahatid sa family driver ng kaibigan. He just booked a grab and went home. Bumaba si Kayos sa tapat ng De La Fez Village, isang subdivision kung saan nakatira ang ibang mayayaman at makapangyarihang tao. Buisit, ito ang ayoko kapag nalalasing ako. Iritadong aniya. Malapit na si Kayos sa tapat ng gate ng kaniyang mansyon nang mayroon siyang makitang hindi pamilyar na figura ng tao. Kunot noon niya itong nilapitan. Anong ginagawa mo dito sa harap ng bahay ko? Diretsong tanong niya. Napatalon sa gulat ang taong kaharap ni Kayos. May nakita kasi akong poster sa labas na naghahanap ka ng maid. And I was wondering if the offer is still available. Mahinhing saad nito. Tumaas ang kilay ni Kayos at pinasadahan ng tingin ang babaeng kaharap. Hindi maikakaila ng binata na mayroong tinataglay ang babae. Chinita, ang kulay abo nitong mga mata. Matangos na ilong, mapula at maliit na labi. Mahaba ang diretsyong buhok. Porselana ang balat ngunit ang nakakuha sa atensyon ni Kayos ay ang perpektong hugis ng katawan ng dalaga. Peke namang umubo ang dalaga upang kunin ang atensyon ni Kayos. So, is it still open? Mainhin itong ngumiti. Yes, it's still open. Though, I need your resume. Pwede kang bumalik dito bukas to hand me your resume. At tingnan natin kung qualified ka ba. Saad ni Kayos. Napangiwi ang dalaga sabay sabing, the thing is, wala akong matitirhan ngayon at wala rin ang mga documents ko dahil nasugnugan ako. Kaya I was hoping na makakahanap ako ng trabaho. Kumunot ang noon ni Kayos. I just can't accept you as my maid without knowing who you really are. Madiing aniya. Peace Feria ang pangalan ko. I'm 25 years old and I'm living alone. Nasunugan ako noong nakarang araw at lahat ng gamit ko ay natupok ng apoy. It's a good thing that a friend of mine is helping me pero ayoko naman na abalahin pa sila kaya ito ako. Sinusubukang mag-apply. Kaya sana tanggapin niyo na po ako, sir. Pangako, gagawin ko ang lahat. Mabilis na ani Peace. Ilang beses na napakurap ang binata. Wow, you're that desperate. Sunod-sunod namang tumango si Peace habang nagkadaop ng palad. Opo, kaya sana mawa kayo. Accept me. Bumuntong hininga si Kayos at naiiling na binuksan ang gate ng kaniyang mansyon. Fine, you're hired. Masaya namang napatili si Peace dahil sa narinig. By the way, dadalawa lang tayo dito sa bahay ko. So I'm expecting you to do all the works. There's nothing much to do since most of the time, naglilinis din ako. But thank God, may katulong na rin ako especially now that I'll be busy. Dugtong pa ni Kayos. Yes, sir. Bukod po sa paglilinis, ano po ba ang kailangan kong gawin? Masayang saad ni Peace. Nakarating silang dalawa sa sala. Naunang naupo sa pang-isahang sofa si Kayos. Sinanyasan niya naman ang dalaga at maupo sa isang mahabang sofa. Mabilis namang sumunod si Peace. Nothing much. You just basically need to do the household chores. Tungkol sa sahod mo, monthly bibigay ko ang sahod mo. 30,000 a month. Would that be enough? Pwede kang tumira dito sa bahay. Pwede mong gamitin ang guest room na kaharap ng kwarto ko. You can do anything you want here after you do your chores. Feel at home. Saad ni Kayos. Sir, yes sir. Wait. Ano po palang pangalan nyo? Peace ask. Kayos. Kayosov. Karius. Pagpapakilala ng binata. Tumango naman si Peace.
Uumpisahan ko na po ang paglilinis. Masiglang saad ni Peace, saka nagtungon sa kung saan. Bumalik ito kaagad na may hawak na walis tambo at dustpan. Chaos let Peace do her thing. Tumayo siya, saka nagtungo sa kaniyang kwarto upang maligo. Nang matapos maligo, kaagad siyang nagtungo sa kaniyang opisina sa loob ng mansyon. Pinirmahan niya ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Pagkuhan ay tinawagan ang kaniyang lalaking sekretary. Phoenix, may meeting ba ako ngayon? Tanong ni Chaos. Isinandal niya ang kaniyang likod sa swivel chair at hinilot ang sentido. So far, there's none, sir. Pero bukas, meron po kayong lunch meeting with Mr. Guevara. And you will have dinner with your mom. Sagot ni Phoenix, ang kaniyang sekretary. Thanks. Napirman ko na lahat ng documents na kailangan mo. Pwede mo nang kunin mamaya. Huling saad ni Chaos bago pinatay ang tawag. Dumapo naman ang tingin niya sa wall clock. Pasado alas 3 na pala ng hapon. Hindi man lang niya namalayan. Nakaramdam siya ng gutom kaya napagdesisyon na niyang magluto ng makakain. Nasa hagdan pa lamang si Chaos nang mayroon siyang naamoy na kakaiba. Ano nga mo yun? It smells like something burning. Mabilis siyang bumaba at malakas na napamura. Naalarma siya nang makita na usok na lumalabas mula sa kusina kaya agad siyang pumunta doon. Naabutan niya si Peace na umuubo dahil sa usok. Buisit! Chaos hissed. Dumapo ang tingin ni Chaos sa kawali na nasusunog. Kagad niyang inilayo si Peace bago pinatay ang stove at kumuha ng basahan sa kabinuhat ang kawali. Inilagay niya ito sa lababo at nilagyan ng tubig. What the heck are you doing? Nagagalit na sigaw nito. Gusto lang naman kitang lutuan ng makakain kasi baka nagugutom ka na. Kanina pa kasi ako tapos maglinis at kanina pa ako nanonood pero hindi ka pa rin bumababa kaya napagdesisyonan kong hatiran ka ng makakain pero hindi ko alam magluto. But I tried since it's part of my job. Sa totoo lang boss, hindi ko alam magluto pero nakakapaglinis, plancha at hugas naman ako. Paglalahad ni Peace na may mababang boses. Hindi mo alam magluto? Umiling naman si Peace. Wow. And you have the guts to tell me that you will do everything? Sarkastik kong ani Chaos. Ngumuso naman ang dalaga at humingi ng tawad. Sorry boss, babawi ako promise. Napahilot si Chaos sa kaniyang sentido. So much for resting. Hinalamos niya ang kaniyang palad. Just sit there at the stool. Ako na magluluto. Don't you ever enter the kitchen again, Peace. Napangiwi naman si Peace. Napipilitang napatango. Nanatili na lamang nakaupo si Peace at tahimik na pinapanood ang bawat galaw ng binata. Lumipas ang ilang saglit, natapos na ring magluto si Chaos. Tahimik lamang na kumain ng dalawa. Si Peace ay nakayokong kumakain samantalang si Chaos naman ay panakaw-nakaw na tumitingin sa dalaga. Tahimik lamang niyang inoobserbahan si Peace. Ang mahinhing galaw nito ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam kay Chaos. Hindi maintindihan ng binata kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. It was something like, something was urging him to touch her, to talk to her, to kiss her. Nanlaki ang mga mata ni Chaos nang mapagtanto niya ang kahibangang mga naiisip. Ipinilig niya ang kaniyang ulo at kumuha ng table napkin. Tapos na ako. Ayusin mo yan mamaya pagkatapos mo kumain. Pitatawagan lang ako saglit. I'll be back. Ani Chaos. Tamay lamang na tumango si Peace at pinakiramdaman ng presensya ng kaniyang amo. Nang mawala si Chaos, nakahinga ng maluwag si Peace. Binitawan niya ang kaniyang hawak na kutsara tinidor, saka walang sawa na sinubuan ng sarili. What have you done, Peace? Putik, mukhang matatanggal pa ako sa trabaho nito. Naiinis niyang pinapagalitan ang sarili gamit ang kaniyang mahinang boses. Ang palpak mo talaga, nakakahiya ka. Ang gwapo ng amo mo pero kahihiyan ang pinapakita mo, Peace. Nakakainis. Ilang beses pa niyang pinaghahampas ang sarili hanggang sa kumalma ito. Inayos niya ang pinagkainan at nagtungo sa lababo upang hugasan ito. Pinasadahan niya ng tingin ang paligid hanggang sa dumapo ang kaniyang mata sa sponge. Dinampot niya ang sponge at nilagyan niya ng dishwashing liquid
ang sponge, saka ito piniga. Buhay parang life. Pero grabe ang laki ng bahay ng boss ko. Ang yaman. Pagkakausap niya sa kaniyang sarili, kinuha niya ang isang babasaging plato. Isa pa yung si boss. At papa ang peg. Ang gwapo tas. Batak pa ang muscles. Tila nananaginip niyang ani. Akmang ipapahid ang sponge sa pinggan nang bigla niya itong mabitawan dahilan para mabasag ang plato. Nanlaki ang mga mata ni Peace. Patay. Napangiwi siya at agad na dinampot ang mga bubog. Bobo mo kasi, Peace! Yan, pantasya pa. Makakasira ka talaga ng gamit. Saad niya na parabang pinapagalitan niya ang kaniyang sarili. Nang matapos, kumuha ulit siya ng pinggan na huhugasan. Nang matapos siyang maghugas, napakamot siya sa kaniyang ulo nang makita ang mga bubog ng plato na kaniyang dinampot. Patay talaga ako nito. Mukhang mamahalin pa naman. Namumroblema ang ani Peace. Kasalukuyang naghuhugas ng kamay si Peace nang biglang pumasok si Chaos sa kusina. Hey, after you're done with those, what the blood heck happened here? Binigay ng lolo ko yung plato na yan. It has a sentimental value. Nanlalaking matang sigaw ni Chaos. Napanganga ang binata nang makita ang mga bubog na nakapatong sa lababo. Namutla si Peace. Ngunit nagawa niya pa rin ngumiti sabay sabing, "Hey boss." Itinaas niya ang kaniyang kanang kamay upang kumaway. Ngunit nasagi nito ang mga nagpatong na bubog dahilan kaya mas nagkalat ito sa sahig. Napapikit si Peace nang marinig ang pagkahulog ng mga bubog. What? Hindi alam ni Chaos kung ano ang sasabihin niya. Ni hindi siya makapagsalita ng dahil sa nasasaksihan. Nai-stress na napahilamo si Chaos ng mukha sabay sabing, "Okay, this is the last time that you'll come here in the kitchen." Mabilis namang kumilos si Peace at nagtungo sa harapan ng kaniyang boss. "Pasensya na po talaga. Ibawas niyo na lang po sa sahod ko yung nabasag ko pero huwag niyo po akong tanggalin." "Huwag ka mag-alala. Di kita tatanggalin. Pero ito na ang huling beses na tatapa ka sa kusina. Just do the laundry." Nagtitimping saad ng binata. Lumiwanag ang mukha ni Peace. "Salamat po, boss." Malaking ngiting pasasalamat niya. "Oo na. Umalis ka na habang mahaba pa ang pasensya ko. Do your work and please, huwag mong sirain ang mga damit ko." Pakiusap ni Chaos. Napangiwi naman si Peace. I'll try po, boss." Napakunot ang noo ni Chaos. "What do you mean I'll try?" Napakamot naman sa ulo ang dalaga. "Ah? Anong I'll try po, boss? Ang sabi ko, sige po." "Sige, bye boss." Ilang saglit lang ay biglang nawala ang dalaga na parang isang bula. "Ah, too much for resting." Naiiling na ani Chaos. Nagtungo siya sa kaniyang opisina at dinistract ang sarili sa pagtatrabaho. Sa sumunod na araw, ang unang bumungad sa kaniya ay ang mga nilabhan ni Peace na mga damit niya. Kaagad na nag-init ang ulo ng binata dahil sa nakita. "Peace, what did you do to my clothes? Bakit punit-punit ang iba?" Dumadagundong ang boses ng bawat sulok ng bahay. Ilang saglit lamang ay humagusgos na nagtungo si Peace sa kaniyang pwesto at walang pasabi na lumuhod at yumakap sa binti ni Chaos. "Boh, sorry, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko po kasi kaano sanay maglaba ng mano-mano, lalo na't halos lahat ng damit mo, boss, puro stretchable. Natatakot naman ako na i-washing. Nasobrahan ko ata sa pagkusot kaya napunit ko. Sorry na, boss. Huwag mo akong tanggalin, please." Ngawa ng dalaga. Napahilot na lamang sa sentido si Chaos at marahas na napabuntong hininga. "May magagawa pa ba ako? Nandiyan eh. Just throw those away." "Hindi ko na magagamit ang mga yan. I'll just prepare my stuff. Aalis na rin ako mamaya. Papasok na ako sa opisina. Kaya ikaw nang bahala dito sa bahay." Bili ng binata. Mabilis at malawak ang iting tumango naman si Peace. "Yes, boss." Umakto ito na parang isang sundalo. Sumaludo siya at tuwid na tumayo dahilan para mapailing si Chaos dahil sa angking kalokohan ng dalaga. "Boss, gusto mo po ba akong magplansya ng damit mo?" Alok ni Peace. "Hindi na. Kaya ko nang gawin yun." Mabilis na sagot ni Chaos. Ngumuso naman si Peace at pinilit si Chaos. "Sige na, boss. Para naman makabawi ako sa mga napunit kong damit mo. Promise. Ako na magplansya."
Marahas namang napailing si Chaos. I can do it. Gawin mo na ang mga trabaho mo or else I'll fire you. Nanlaki ang mga mata ni Peace at kumaripas ng takbo palabas para kunin ang kanyang mga sinampay. Nang makaalis si Chaos, tanging panonood lamang ng TV ang ginagawa ni Peace hanggang sa makaramdam siya ng gutom. Pasado alas 12 na pero di pa ako kumakain. Malungkot na aniya habang hinahaplos ang nagwawala niyang tiyan. Nang dahil sa nangyari kahapon, pinagbawalan na siya ni Chaos ng muling magluto at bilang isang masunuring maid, iniiwasan niya ngayon ang magluto na nagresulta ng kanyang pagkagutom. Gustuhin man niyang tawagan ang kanyang boss ngunit wala siyang numero nito. Nakalimutan niyang tanungin kanina dahil abala rin siya sa pagtatapo ng mga damit. Pagkabalik na lamang niya sa loob ng bahay ay nakarinig siya ng papalayong tunog ng makina ng sasakyan. Hudyat na nakaalis na si Chaos. Nagugutom na talaga ako. Reklamo ni Peace. Subukan ko ngang lumabas saglit. Sana may karinderya sa labas ng subdivision. Pagkakausap niya sa sarili. Pinatay ni Peace ang TV bago inayos ang sofa na kanyang inupuan. Akmang lalabas na siya ng pintuan nang bigla itong bumukas at bumungad ang isang matandang babae na nasa early 50s. Mukha itong sopistikada at mayaman. And just by her looks, Peace can say that she is Chaos' mother. Magkamukha ang dalawa. Ang tanging pinagkaibahan lamang nila ay ang kulay ng mata at buhok. Kung si Chaos ay mayroong isang pares ng berdeng mata at blond na buhok, ang babaeng kaharap naman niya ay mayroong isang pares ng kayumangging mata at itim na buhok. Mukhang nagulat din ang matanda dahil napatigil ito sa pagpasok. Ilang beses na napakurap si Peace. Hello po, may paglilingkod po ba ako sa inyo? Pilit ngiting bati ni Peace na nauwi sa pagkangiwi nang bigla siyang irapan ng ginang. Who are you? As far as I know, walang kinikita ang anak ko ngayon kaya malayong girlfriend ka niya. And besides, you're not his type. You're just simple and plain. Maarteng ani ginang. Akmang sasagot si Peace at nang makaranig sila ng makina ng sasakyan sa labas ng bahay. Parehong natahimik ang ginang at ang dalaga. Ilang saglit lamang ay bumungad sa kanila si Chaos na mukhang pagod galing sa kaniyang trabaho. Welcome home, boss. Kaagad na pagsalubong ni Peace pagpasok pa lamang ni Chaos sa loob ng bahay. Tinanguan lamang siya ni Chaos bago may inabot na paper bag. I know you haven't eaten lunch since you can cook, so I bought you something. Kumain ka na dun sa kusina. Magpapahinga lang ako saglit tapos aalis din ako mamaya dahil may meeting pa akong pupuntahan. Saad ng binata. Malawak naman na napangiti si Peace sa kayumuko. Thank you, boss. Pasasalamat ng dalaga. Charlotte, Kayo's mother, fakes a cough, trying to get their attention. Kagad namang napahinto sa pag-uusap ang dalawa at dumapo ang tingin kay Charlotte na kasalukuyang nakataas ang kilay. Napangiwi naman si Peace dahil nakalimutan niyang may kasama pala sila. Sa kusina muna ako. Mahinang paalam ni Peace bago umalis sa sala at nagtungo sa kusina. Sa kabilang banda naman, namutla si Chaos at napako sa kaniyang kinatatayuan nang makita niya ang kaniyang ina. Holy hell. Mom's gonna force me to marry someone who I don't even know. Ganun ba siya titigil? Sa isip-isip ng binata. So, wala ka bang plano na batiin ako? Kunot noong tanong ng kaniyang ina. Bumuntong hininga naman si Chaos at naiiling na nagtungo sa pwesto ng kaniyang ina upang humalik sa pisngin nito. Anong ginagawa mo dito, Mom? Akala ko ba mamayang gabi pa tayo magkikita? Tanong ni Chaos. Hindi na ako makakapaghintay pa, Chaosov. I want you to find a woman you can marry before you say goodbye to the calendar. Charlotte demanded. Mom, sinabi ko na sa'yo. Napahinto sa pagsagot si Chaos nang sumabat ang kaniyang ina. Shh! I don't want to hear such nonsense excuses. Gusto ko nang magkaroon ng daughter-in-law bago ka tumuntong ng 32. Or else, ako mismo ang maghahanap ng babaeng mapapang-asawa mo. And if you disobey me, I promise you won't like me very much. Pagbabanta ng kaniyang ina. Walang maisagot si Chaos sa ina hanggang sa maalala niya ang mga suggestions ng kaniyang mga kaibigan. Right. He needs to find a woman who can't pretend as his wife. But who? Well, Charlotte asked,
starting to get impatient. Chaos cleared his throat. I actually have someone special. Saan niya? Sa isang iglap, kaagad na nagbago ang emosyon ng Ginang. Really? Sino siya? Is she perfect? How about her family? Mayaman ba sila? Has a lot of company. Lots of connections. Now, I'm excited to meet the woman. Pumapalakpak pa ang Ginang sa sobrang excitement. Napangiwi naman si Chaos dahil sa reaksyon ng kanyang ina. Kumalma ka muna saglit, ma'am. Don't be too excited. Pagpapakalma niya. Oh, come on, son. Sige na, sabi mo na sa akin. Pagpupumilit ni Charlotte. O baka naman gusto mong ako na ang mag-imbestiga. Mas lalong napangiwi ang binata dahil sa ideya ng ina. Marahas siyang umiling sabay sabing, No. Fine. I'll tell you. Bumuntong hininga si Chaos. She's beautiful, of course. She's well-disciplined. I think? Hindi siguradong sagot niya. Maarteng napapaypay naman ang Ginang sa sarili gamit ang kaniyang kamay. Is that it? Yun lang ba ang may bibigay mong impormasyon sa akin? Fine. I'll just call Mr. Javier to investigate this special someone of yours. Iritadong napakamot sa ulo si Chaos. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. He can't let know that he's lying to his mom. She's... Napalunok si Chaos dahil hindi niya rin alam ang kaniyang sasabihin. Ay, di pa pala kayo tapos, boss? Sorry. Biglang sumulpot si Peace, nakakatapos lamang kumain. Then an idea suddenly sunk in Chaos' mind. Her! She's my special someone, mom. Mabilis na saad ni Chaos at mabilis na pumunta sa pwesto ng dalaga at walang pasabing inakbayan. Dahilan ng panlalaki ng mga mata ni Peace dahil sa gulat. Ha? Huh? Anong sinasabi mo, boss? Bulong ni Peace. Sumakay ka na lang. I'll explain everything later. Magpanggap ka na lang kunwari na girlfriend ko. Pabalik na bulong ni Chaos. Eh, iyo ko nga, boss. Saad ni Peace, sabay humalikip-kip. Bumuntong hininga si Chaos, sabay sabing, Fine, I'll pay you. Peace grinned and said, Deal. Bumaling ang dalaga sa Ginang. Sorry for being rude, ma'am. I am Peace Feria. And yes, I came from a middle-class family. Hindi po ako mayaman pero hindi rin po ako mahirap. Peace offers her hand. Tumaas ang kilay ng Ginang at hindi pinansin ang kamay ni Peace. Are you one of my son's ward? I can't say that you're not his type. Masyado kang simple and plain. No offense. Pero... Hindi kita gusto para sa anak ko. Masungit na ani ni Charlotte. Napakagat naman ng labi si Peace sa kaniyang pang-ibabang labi. Saka itinago ang kaniyang kamay. She felt ashamed. Nagtagis ang bagang ni Chaos sabay sabing, Mom, please respect my fiancé. Nagulat si Charlotte sa sinabi ng kaniyang anak. What? Papakasalan mo yung babaeng yan? No, I object. Hysterical na ani ng kaniyang ina. Natahimik naman si Peace at hinayaang mag-usap ang dalawa dahil sa totoo lamang ay wala na siyang pakialam dito. Pero mababayaran naman siya kaya kailangan niyang magtiis na maipit sa sitwasyon. If you can accept my relationship with Peace, then please leave. Seryosong ani Chaos. Charlotte gasped. What? I can't believe you! Sigaw ng Ginang, ngunit sa huli ay umalis na rin. When Charlotte left, Peace and Chaos was surrounded by an awkward silence. Did I do great, boss? Tanong ni Peace. She's trying to break the awkward silence by asking a question. Hindi nagsalita si Chaos. Tinanggal niya ang kanyang braso na nakaakbay sa balikat ni Peace at pabagsak na umupo sa mahawang sofa. Ano po ba talaga ang nangyari, boss? Pumayag lang ako na makisabay kanina dahil sa dalawang rason. Una, syempre, may bayad eh. Pangalawa, mukhang nahihirapan kang kausapin ng mama mo kaya yun, nakisakay ako. Saad ni Peace. Bumuntong hininga si Chaos. Gusto ni ma'am na maikasal na ako. Sagot niya. Oh, yun naman pala eh. Kumunot ang noo ni Peace. Pero ayoko. Ayoko ba maikasal? I still have no plans on marrying. Bagot na sagot ni Chaos. Eh, ang gulo mo, boss. Ayaw mo ikasal. Pero sinabi mo sa mama mo na ikakasal tayo. Nagsinungaling ka pa. Hindi na ako magtataka kung malaman agad ng mama mo
Na-made mo lang talaga ako at hindi mapapang asawa. Nakapamaywang at naiiling na anipis. Then suddenly, Chaos remembered what his friends told him. Kagad siyang napaayos ng upo at seryosong tinitigan si Peace. Peace, what if we'll have a deal? Seryosong tanong niya. Huh? Pukul saan naman, boss? Tanong ni Peace. Gumawa tayo ng kasunduan. You'll be pretend my fiance. And in exchange, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Nalaglag ang panga ni Peace nang marinig niya ang sinabi ni Chaos. Ha? Huh? Nabubuang ka na ba, boss? Made mo ko. Yaya, utusan, muchacha, hindi asawa. Chaos groaned. Oh, come on, Peace. Pumayag ka na. It's a win-win situation. You'll be my pretend wife and I'll be your sugar daddy. And I will give you everything you want. Napangiwi naman si Peace. Teka lang, boss. Masyadong mabilis. Kahapon lang ako natanggap sa trabaho tapos ngayon gusto niyo na ako maging fiancé? Umiling si Chaos. Fake fiancé, Peace. Magpapanggap ka lang. Ayoko nang istorbohin ako ni ma'am. Napaisip naman si Peace. Tiba-tiba nga pero boss, paano kapag nalaman ng mami mo? Baka ipakulong ako noon. Ngumisi naman si Chaos. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Napanguso naman si Peace. Sige na nga. Papayag na ako magpanggap ng fiancé mo para sa pera. Nagulat si Chaos nang biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya ngumuso si Peace. Napailing na lamang siya at hindi na pinansin ang pagiging abnormal ng kanyang puso. Tumayo si Chaos sa sofa at inayos ang kanyang damit. Aalis na ako. I still have a meeting to attend. Pagpapaalam ni Chaos. Teka boss, yung necktie mo magulo. Ani Peace na may maliwanag na ngiti. Tanging pagtagong lamang ang nagawa ni Chaos at nagtungo sa kaniyang kotse. Binuhay niya ang makina at nagmaneho patungo sa kaniyang opisina. Sa opisina, patuloy ang pagbilis ng tibok ng puso ni Chaos. Sa kaniyang meeting, hirap siyang mag-focus dahil sa mga alaala ni Peace na bumabalik sa kaniyang isipan. Sinusubukan niyang itaboy ang mga iyon pero hindi niya magawa. Matapos ang meeting, kagad siyang nilapitan ni Wrath. Bukod sa pagiging magkaibigan ng dalawa, mag-business partner din sila. Anything wrong, bud? You look off today. Ani Wrath. Huh? Wala. I'm good. Sagot ni Chaos. Masyado kitang kilala, Chaos. Hindi kayong tipo ng tao na matutulala na lang sa isang tabi na para bang may iniisip ka. Are you perhaps in love? Sambit ni Wrath sabay ngumiti. Chaos looked at his friend with disgust. Ayan na naman ang mga pagkahaka-haka mo. I'm not in love, dude. Sabay tawa ni Chaos. Ngunit sa kaniyang sarili, nag-aalala si Chaos. Naiisip niya ang mga bagay na hindi niya alam kung paano simulan. At ang kakaibang pakiramdam tuwing nakikita niya ang mga ngiti ni Peace. Nang maalala niya si Peace at ang nangyari kanina, biglang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Hindi niya napigilan ang pagbilis nito. Ang simpleng pangiti at pag-ayos ni Peace ng kaniyang necktie ay nagdulot ng kakaibang saya sa kaniyang puso. Nagkibit-balikat naman si Wrath bago tumayo. Ikaw ang bahala. Just give me a ring if you're ready. Figure it out. What's going on with you? Tahimik lamang na tumango si Chaos. Sa paglipas ng mga buwan, hindi napigilan ni Chaos na mas lalong mahulog ang loob kay Peace. Sa bawat pagkikita nila, sa bawat simpleng ngiti at sa bawat pag-uusap nila, mas nagiging malalim ang koneksyon na hindi niya inaasahan. Hindi na siya makatulog ng maayos. Gabi-gabi, habang siya ay nakahiga, ang mukha ni Peace ang bumibisita sa kaniyang isipan. Parang isang musika na paulit-ulit na tumutugtog ang pagtawa at pananalita ng dalaga. Hey, kumain ka na ba? Bungad ni Chaos nang sagutin ni Peace ang kaniyang tawag. Boss Chaos, ang sarap ng chicken! Mahinang natawang binata nang marinig ang masayang boses ni Peace na parang isang bata. Kasabay ng simpleng pagtawa niya sa pangalan ni Chaos, bumilis na naman ang tibok ng kaniyang puso. Ang simpleng pag-uusap ay nagdulot ng saya sa kaniyang puso. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit handa siyang malaman ang kasunod ng kanilang pag-uusap. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging malapit si Chaos kay Peace. Mas marami silang pagkakataon na magkasama. Mas marami silang natutuklasan sa isa't isa at mas lalong lumalalim ang kanilang koneksyon. Ngunit sa kabila ng mga damdamin na unti-unti nang umuusbong, hindi niya pa rin ito maamin kay Peace.
May takot siya na baka masira ang magandang samahan ng kanilang pinatatag. Pero alam niyang sa takdang panahon, darating ang oras na hindi na niya kayang itago ang nararamdaman. Kasalukuyang naglilinis sa sala si Peace nang bigla namang sumunod si Charlotte sa bahay ni Chaos. Nagulat ang dalaga sa pagsulpot ng ina ng kaniyang amo ngunit nang maalala niya ang pinagkasunduan nila ni Chaos, kaagad siyang naghanda para umarte. Malawak na ngumiti si Peace. Hello, mother-in-law. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Masayang bati niya. Tumalim ang tingin ni Charlotte sa kanya at magaspang ang boses na nagsalita. I don't like you for my son. Alam kong ginagamit mo lang siya. Anong gusto mo? Pera? Sure. I can give you that. Magkano? Is 3 million is enough? Pakiramdam ni Peace ay nainsulto siya sa isinaad ng ginang, ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti. 3 million? Too cheap? Komento niya. Charlotte gasp. Ginagamit mo nga talaga ang anak ko. Sabihin mo sa akin kung magkano ang kailangan mo. And I will give it to you in this instance. 15 million. Maikling saad ni Peace. That's too much. But fine. For my sons. Naputol ang sasabihin ng ginang nang ituloy ni Peace ang kaniyang sinasabi. Bibigyan kita ng 15 million. Para tigilan mo na kami ng anak mo. Seryosong saad ni Peace dahilan kaya napasinghap si Charlotte. At sa tingin mo, saan ka naman makakakuha ng ganun kalaking pera? Mapangmaliit na saad ni Charlotte. Malaki namang ngumisi si Peace. My husband, of course. He told me what is his also is mine. Charlotte gritted her teeth. Hindi pa kayo kasal! Sigaw niya. Nagkibit balikat naman si Peace sabay sabing, same difference. Sa sobrang galit ng ginang, dumapo ang palad nito sa pisngi ni Peace. Sa kabilang banda, hindi inaasahan ni Peace ang sampal ni Charlotte kaya nanigas siya sa kaniyang kinatatayuan. You're just a low-class woman. You don't deserve to be my son's wife. Nanggagalaiting sigaw ni Charlotte. Kahit na nangingiwi na si Peace dahil sa hapdi ng kaniyang pisngi, nagawa pa rin niyang umiti ng malawak na tila nakikipagbiruan kay Charlotte. Before Peace could utter any word, an angry voice coming from there behind echoed in the four corners of the house. Ma'am, bakit mo ginawa yun? Sigaw ni Chaos. They can clearly see that he's livid. Chaos, iho, ginulat mo ko. Napahawak si Charlotte sa kaniyang dibdib. Bakit mo siya sinampal? May diing tanong ni Chaos sa ina. Umirap ang ginang at akmang sasagot nang sumingit si Peace. Babe! Masayang sigaw ng dalaga sa kadinambang niyakap si Chaos. Kagad namang pumulupot ang braso ni Chaos. Kamusta work mo? Tanong ni Peace, saka inilapit ang mukha nito na parang hinahalikan niya sa pisngi si Chaos. Ngunit bumubulong ito sa binata. Boss, sakit ng kamay ng mama mo. Lakas ng werpa. Sinampal ako kaya dapat may dagdag na bayad yun, diba? Tinitigan siya ni Chaos. Kapag Juan ay hindi makapaniwalang napatawa habang umiiling, hinaplos ni Chaos ang ulo ni Peace saka bumulong. Fine, let's talk later. Tinapunan ni Chaos ng malamig na tingin ang kaniyang ina. Anong ginagawa mo dito, ma? Tanong niya. Umayos ng tayo ang ginang sabay sabing, well, I came here to invite you to a family dinner later. Tumango si Chaos. Sige, I'll bring Peace later. Sagot niya. Ano? Hindi! I only invited you. Hindi kasama ang babae niyan. Hysterical na ani Charlotte. Sumingit si Peace sa usapan. Hindi naman kailangan na sumama ako. Go. Have fun. Tonight. Umiling si Chaos. Nope. Sasama ka sa akin, Peace, mamaya. She's my fiancé. So I won't live without her. Napatitig si Peace sa binata at ramdam niya ang lakas ng tibok ng kaniyang puso. Mariing napapikit si Charlotte. Fine. But don't expect me to introduce that woman to our family as your fiancé. Sinabi ko na sa'yo, ayoko sa kanya. Charlotte exclaimed grumpily before she walked out. Kagad naman kumala si Peace sa pagkakayakap kay Chaos at nagbigay ng distansya. Napalunok ang dalaga nang maramdaman niya ang sunod-sunod na tibok ng kaniyang puso. Boss, sana pumayag ka na lang na hindi ako sumama. Nakakaya kaya sa pamilya mo? Reklamo ni Peace. Iya mo sila. Maikling sagot ng binata saka nagtungo sa kusina. Kagad namang sumunod si Peace. Pero boss,
Wala akong matinong damit. Muling pagrereklamo ng dalaga. Sa totoo lang, wala talaga siyang balak na sumama sa family dinner nila. It would be awkward for her. No problem, bibili tayo. Kalmadong sagot ni Chaos. Napapadyak naman si Pia sa inis. Boss naman, ayoko pumunta. Nakakahiya kaya sa pamilya mo? Kumunot naman ang noo ni Chaos. Bakit ka nahihiya? There's nothing to be shy of. Napanguso ang dalaga. Meron kaya? Nakakahiya kasi maid lang ako tapos nagpapanggap at nagsisinungaling pa ako. Lying to your mother is too much. Paano pa kaya sa buong pamilya mo? Saglit na hindi sumagot si Chaos. Tumaas ang kilay niya at sinimulang asarin ang dalaga. Anong gusto mong gawin ko? Totohanin na mag-asawa tayo? Nanlaki ang mga mata ni Peace at napaawang ang kaniyang labi. Boss nga, ano yung mga pinagsasabi mo? Ngumisi si Chaos. I'm just telling you that we should get married for real. Para hindi ka na mahirapang magpanggap pa. Malakas na napasigaw si Peace at kumaripas ng takbo palabas ng kusina habang yakap-yakap ang kaniyang sarili. Nababaliw ko na, boss. Tili ng dalaga. Malakas namang napatawa si Chaos. I was just teasing you. Tugon nito. Abnormal. Madapa ka sana. Sagot pabalik ni Peace. Sumapit ang gabi. Kasalukuyang bumabiyahe sina Peace papunta sa bahay ng binata. Bago sila pumunta, nagtungo muna sila sa isang mall upang ipaayos si Peace at magmukhang presentable. Boss, umuwi na lang kaya ako. Di naman ako invited sa dinner niyo eh. Kinakabahang ani Peace. Inimbita naman kita. Prenteng sagot naman ni Peace. Magkaiba naman yun. Nakangusong reklamo ng dalaga. Nagkibit balikat si Chaos sabay sabing, same difference. Napakurap si Peace sa katinitigan ng binata. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, naramdaman niyang mas lalo siyang kinakabahan sa pagharap sa pamilya ni Chaos. Pagdating nila sa bahay ng binata, muling huminga ng malalim si Peace. Tumawa si Chaos nang marinig niya ang dalaga. Relax, babe. They love you. Just like I do. Ngising aniya. Kaagad namang napalingon ng dalaga at nanlalaki ang mga matang tiningnan siya. Bus naman. Kabado na nga ako tapos niluloko mo pa ako. Reklamo ni Peace. Nagkibit balikat si Chaos sabay sabing, hindi ako nagbibiro. Napairap na lamang si Peace at hindi na nagsalita. Nang pumasok sila sa bahay, naabutan nila si Charlotte na kagad sumugod kay Chaos. Iho, bakit mo dinalang babaeng yan dito? Galit na galit ang ina. Tahimik na tumingin si Chaos kay Peace bago sinagot ang ina. She's my fiancé, mom. I told you before. Napakatigas ng ulo mo, iho. I don't want her here. Sigaw ni Charlotte. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Peace kay Charlotte at ngumiti. Magandang gabi po, Tita Charlotte. You look gorgeous tonight. Salamat po sa pag-invite sa akin sa dinner ninyo. Charlotte ay tila napatigil sa gulat. Hindi inaasahan niyang haharapin siya ni Peace nang may respeto at kagalang-galang. Napabuntong hininga si Charlotte, ngunit hindi pa rin ito magpapatalo. Hindi kita gusto. Stop acting like we're close. Hindi nawawala ang ngiti sa mukha ni Peace. Naiintindihan ko po ang salubin ninyo, tita. Pero gagawin ko ang lahat para mapanalili ang kaligayahan ni Chaos. Which is me, by the way. Peace uttered, then she winked at Chaos' mother. Charlotte gritted her teeth, then walked out. Naku, pagpasensya mo na si mama ate. Halos mapatalon si Peace sa gulat nang biglang may sumulpot na dalaga sa kaniyang gilid. Mahinang napatawa ang dalaga nang makita nito ang gulat sa mukha ni Peace. My bad. Nagulat ata kita. Hi, my name is Cynthiana, but you can call me Chichi. I'm Kuya Chaos, younger sister. Pagpapakilala nito, saka yumakap sa kanyang kapatid. Namiss kita, kuya. Bakit ba kasi hindi ka ganung dumadalaw dito sa bahay? Nakangusong paglalambing ni Chichi. Natatawang ginulo ni Chaos ang buhok ng nakababatang kapatid bago sumagot. Sorry sis, I've been busy with some things. Napalunok si Peace nang magtama ang paningin nila ng binata. Kaagad na nag-init ang kaniyang pisngi at nag-iwas ng tingin. Sumunod ang mata ni Chichi sa tiningnan ng kaniyang nakatatandang kapatid. Kapag kuwan ay napailing habang nakangisi. Mabilis na bumitaw si Chichi sa kapatid
at nagtungo sa pwesto ni Peace, saka walang pasabi na dinamba ito ng yakap. Ate Peace, alam kong ikaw ang asawa ng kapatid ko, so I have a little favor to ask. Humahagik-gik na ani Chichi. Nagulat si Peace sa biglaang pagdamba sa kanya ni Chichi. Halos nawalan siya ng balanse, ngunit kaagad siya itong naagapan. Sige. Ano yun? Nauutal na sagot ni Peace. Malawak na napangiti si Chichi. Pwede bang bumisita si kuya dito sa bahay kahit every Sunday lang? Napakurap si Peace at napangiwi. Well, that... Hindi ako magde-desisyon yan. Try to ask your brother. Sagot ni Peace. Hindi papayag yan ate. Reklamo ni Chichi. Kung ganun, wala na akong magagawa. Naputol ang sasabihin ni Peace nang bigla muling magsalita si Chichi. Kaya dapat kasama ka. In that way, kuya will agree. Masayang ani ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Peace at napaawang ang kanyang labi. Tumingin siya kay Chaos na tahimik at nakangising pinapanood sila. Napangiwi si Peace at sinenyasan ang binata na tulungan siya. Sige na ate, pumayag ka na. Pagpupumilit ni Chichi. Ano? Hindi alam ni Peace kung ano ang kaniyang isasagot. Fine. Bibisita kami tuwing linggo. Sumingit si Chaos. And I'll bring my wife, of course. Dagdag pa ng binata. Masaya namang napatili si Chichi at tumatalon-talon pa. Peace looked at her boss with disapproval, but Chaos just smirked at her. Sa pagpayag ni Chaos na bumisita sa kanilang bahay kasama si Peace tuwing linggo, naging masaya si Chichi at nagpapasalamat kay Peace. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang sumulpot ang ama ni Chaos. Enough with that chitchats. Kumain na muna tayo. Ani Zion, ang ama ni Chaos. Bumaling ito kay Peace sa kamalawak na ngumiti. By the way, welcome to our humble home and to our family, Miss Feria. Natunaw ang puso ni Peace dahil sa masayang pagtanggap sa kanya ng kapatid at ama ni Chaos. Ngunit bigla niyang naalala na ang lahat ng mayroon sila ng binata ay tanging pagpapanggap lamang. Sa gitna ng kanilang pagkain, biglang nagsalita si Charlotte. Chaos, may mahalaga kong sasabihin sa'yo. Aniya na may seryosong ekspresyon. Lahat nag-antabay sa anunsyo ni Charlotte na kayo kong kumain, si Chaos at si Peace ay nag-uumpisa ng mag-alala sa mangyayari. Ngumisi si Charlotte at sinabing, I have found a suitable woman for you to marry, son. Napatigil si Chaos nang dahil sa narinig. Unconsciously, he looked at Peace. She looked sad, making Chaos' heart ache. Huminga ng malalim si Chaos. Hindi niya naisip na muling maghahanap ang kaniyang ina ng ibang babae na ipapakasal sa kanya. Ang buong akala niya tumigil na to. And Peace, she knew that he loves her. Napagtanto niyang mahal na niya ang dalaga at wala rin siyang balak na pakawalan si Peace. Hindi ako papayag, mariing sabi ni Chaos. I love Peace and I won't marry anyone else. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Chaos, lalo na si Peace. Napatigil ang dalaga sa pagkain at nanlalaki ang mga matang tiningnan ng binata. Ramdam ng dalaga ang maingay na tibok ng kaniyang puso. Chaos, hindi mo naiintindihan. This is for our future and the future of our family. Mariing sabi ni Charlotte. Hindi naman nagpatinag si Chaos. I won't marry anyone else, Mom. Enough with this nonsense things. Ibinagsak ng ginang ang kaniyang kubyertos at malakas na sumigaw. No! She's not worthy to be part of our family. Her attitude shows low class. Hindi ako papayag na madungisan ang pangalan ng pamilya natin. Sinubukan naman ni Zion na pigilan ang kaniyang asawa, ngunit patuloy itong nagwawala. Peace cleared her throat. Mawalang galang na po, tita. Ayos lang sana kung si Chaos ang pag-iikutan ng usapan ninyo. But no, dinamay mo ko. Dinamay mo po ang pangalan ko. Who are you to tell me that I am not worthy to be part of this freaking family? You don't know me yet, you're already judging me. Natahimik ang lahat sa kaniyang sinabi. Kalmadong pinunasan ni Peace ang kaniyang labi gamit ang table napkin. To be honest, I care less about you accepting me to be part of your family, but you are Kaya's mother.
and I respect you. Kaya sana ganun din ang gawin ninyo sa akin. Respect me too. Kahit hindi bilang isang asawa ng anak ninyo. Kahit bilang isang babae lang. I am worthy enough. And for your information, my attitude doesn't show low class. Yours is. I can provide anything para sa amin ni Chaos. Money? That's easy. Just name your price and I'll send it right away. Kalmadong anipis. Hindi mo mahal ang anak ko. Pera lang niya ang habol mo. Nanggagalaiting, sabi ni Charlotte sa galit. Mahinang napatawa si Peace. Of course, I love him. I love your son. Not his money. Hindi naman Chaos Zov Karyos ang pangalan ng pera niya. Hindi ba? Sarkastikong ani ng dalaga. With or without his money, I love Chaos. And with that, Peace grabbed Chaos' collar and sealed their lips. Nagulat si Chaos sa ginawa ni Peace ngunit kapag Kwan ay ngumisi at gumanti ng halik. Napasinghap si Chichi at tinakpan ang kaniyang mga mata gamit ang dalawang palad. Mahiya naman po kayo. May minor oh. Hello? I'm just 17 years old for whoever's sake. Reklamo ng dalaga. Don't worry, sweetie. You'll be turning 18 2 months from now. Natatawang saad ni Zion. Charlotte, on the other hand, walked out as soon as Peace broke the kiss. Your confession. Was that true? Tanong ni Chaos. Nauutal at hindi alam ni Peace ang isasagot. Answer me. Do you really love me? Yes or no? Seryosong tanong ni Chaos. Pumikit si Peace at walang pasabi na hinalikan si Chaos sa labi. Sapat na bang sagot yun? Nahihiyang tanong ng dalaga. That's more than enough. Nakangising sagot ni Chaos at muling hinalikan ng dalaga. I love you, Peace. Puno ng pagmamahal na ani ng binata. Bumaling si Chaos sa kaniyang ama. Dad, looks like the marriage will be real, huh? Nakangising saad niya. Ha? Huh? Anong marriage ka dyan? Aba, maligo ka muna. Pretend lang na ikakasal tayo, no? Kaagad na reklamo ni Peace. What? Doon din naman ang bagsak natin, ah. Sagot ni Chaos. Ay, hindi ka sure, boss. Tsaka FYI, maid/pretend fiancé mo lang ako. Kaya dapat ligawan mo muna ako. Taas kilay na saad ni Peace. Kumunot ang noon ni Zion. Anong ibig niyong sabihin? Napangiwi si Peace saka hinampas ang balikat ni Chaos. Ay boss, bahala kang mag-explain dyan. And Chaos did explain to his father and to his younger sister about their real deal. Chaos told them the truth. But no worries, Dad. Totohanin na namin ngayon. Malawak ang ngiting saad ni Chaos. Manligaw ka muna. Nakasimangot na saad ni Peace dahilan para mapatawa si Chaos. Bumuntang hininga si Zion. You two are both insane. Kumento niya. But fine. If that's what will make you happy, we'll support your decision. Lumambot ang puso ni Peace sa pag-amin ng ama ni Chaos. Ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang maging karapat dapat sa pamilya ito. At hindi mawala ang pagmamahal ni Chaos sa kanya. Simula ng ligawan ni Chaos si Peace na puno ng kilig at saya ang araw-araw nilang pagkikita. Binibigyan ni Chaos ng mga bulaklak si Peace at palagi niyang kinukulit ang dalaga na sagutin na siya nito tuwing nagde-date sila. Isang araw, napagkasunduan ang dalawa upang pumunta sa isang amusement park. Hindi maiwasan ni Peace na makaramdam ng excitement. Sa mga taong pumapasok sa park, tila silang dalawa lang ang naroon. Hello boss, ang saya. Ngayon lang ulit ako nakapunta sa ganitong lugar. Masayang komento ni Peace habang hawak ang kamay ni Chaos. It's Chaos, not boss. Natatawang pinanggigilan ni Chaos ang ilong ni Peace. Ngumiti si Peace. Ayaw nga pala, Chaos pala dapat. Naiiling na hinaplos ni Chaos ang buhok ng dalaga. Don't worry, ipapasyal pa kita sa mga lugar na alam ko. I want you to be happy because you make everything better, Peace. Napapikit si Peace at ramdam ang ngiti sa kaniyang labi. Ikaw rin, Chaos. You make everything better. Naglakad sila sa amusement park, namamasyal at nage-enjoy sa mga rides. Sa gitna ng kanilang mga tawanan at biruan, hindi nila napansin ang oras. Mukhang nage-enjoy ka ngayon ah, sabi ni Chaos. Oo nga boss, sobrang saya ko ngayon. Salamat, sagot ni Peace. Hinalikan ni Chaos ang tuktok ng ulo ni Peace. You're welcome. I'm glad that I made you happy.
Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang sasakyan, bigla na lamang sumulpot si Chaos na may hawak na isang rosas. Inabot ito kay Peace. "Peace, I want this day to be special and memorable. So, I wanted to ask you, will you be my girlfriend?" Tanong ni Chaos habang inaabot ang rose kay Peace. Napangiti si Peace, saka tinanggap ang rosas. "Akala ko inaalayan mo ko ng rosas kasi patay na ako. Dapat sinamahan mo na rin ang kandila." Nakangising saad ni Peace dahilan kaya napasimangot ang binata. "Joke lang." "Opo boss, I will be your girlfriend." Muling lumiwanag ang mukha ni Chaos sa saya at walang pasabi na ipinulupot ang kaniyang braso sa bewang ng dalaga at siniil ang kaniyang labi. At habang sila'y naglalakad pabalik sa sasakyan, hindi nila mapigilang makaramdam ng saya sa unang hakbang ng kanilang pagiging magkasintahan. Lumipas ang 3 buwan. Naging masaya ang pagsasama ng dalawa. Chaos always pamper Peace in his own little ways, making Peace happy. She appreciates all of Chaos' efforts. It was Tuesday, and Peace decided to go on a grocery store to buy some stuffs. Mag-isa lamang siya sa bahay dahil may mga meetings na kailangang puntahan si Chaos. Habang namimili si Peace, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kaniyang paligid. Parang may sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang tumingin sa kaniyang likod, ngunit wala siyang nakita. Nakaramdam siya ng hindi magandang senyales, kaya't nagsimula siyang maglakad palayo. Nagmamadali siyang lumabas ng grocery store habang buhat-buhat ang kaniyang mga pinamili nang bigla na lamang siyang dinakip ng isang grupo ng mga lalaki. "Tulong!" sigaw ng dalaga habang patuloy na nagpupumiglas. "Ma'am, huwag na po kayo magmatigas para hindi na namin kayo saktan." Saad ng lalaki ngunit hindi siya pinakinggan ng dalaga. "Ano bang kailangan niyo sa akin? Why are you doing this to me?" "Peace, haste." "Pasensya na ma'am, pero sumusunod lang kami sa utos." Ani ng lalaki. Kasabay noon ay may isang bimpo na pinaamoy kay Peace dahilan para unti-unting mawala ng malay ang dalaga. Nang magising si Peace, natagpuan niya ang kaniyang sarili sa kaniyang dating kwarto sa bahay ng kaniyang mga magulang. Ito ay isang malaking kwarto na puno ng mga mamahaling kagamitan at alahas. Hindi na siya nagulat nang makita niya ang kaniyang sarili sa dating kwarto na iniwan niya. "I'm back again." Bumuntong hiningang dalaga. "Bakit ba hindi na lang nila ako hayaan na mabuhay sa paraang gusto ko?" Matagal na niyang pinangarap ang kalayaan mula sa pagiging bilanggo sa kaniyang sariling buhay. Ngunit sa kaniyang pagtakas, hindi niya inakala na babalik siya sa ganitong sitwasyon. Napatingin ang dalaga sa pinto nang bigla itong bumukas at iniluwa nito ang kaniyang mga magulang. "Finally, nakita ka na din namin. We've been so worried about you." Nilapitan siya ng kaniyang ina at niyakap. Napairap naman si Peace ngunit hindi siya sumagot. "You little brat, palagi na lang sakit ng ulo ang binibigay mo sa amin." Galit na ani ng kaniyang ama. "Then let me be free and let me live my own life without you giving any dictations. I deserve to be free." "Pagod na akong palagi kayong sundin, ma, pa. I'm tired of being a puppet," sigaw ni Peace. Natahimik lang ang kaniyang mga magulang kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Ma, pa, I'm already old enough to decide what's best for me. Please, I don't want to get married with someone I don't even know. Gagawin ko ang lahat. Kahit anong gusto nyo. Just not this one, please." Pakikiusap ni Peace na unti-unting napaluha. "Oh my princess." Hinaplos ng kaniyang ina ang kaniyang pisngi sa kaniyakap ng mahigpit. "I'm sorry, Amanda. But my mind won't change. Papakasalan mo ang anak ng business partner namin." May pinalidad na ani ng kaniyang ama bago lumabas ng kwarto. "Mama, bakit ganun si Papa? Hindi man niya ako mahal?" Umiiyak na tanong ni Peace. "Mahal ka niya, anak. Mahal ka ng Papa mo. It's just that he wants the best for you. Just for his peace, Amanda Feria," saad ng kaniyang ina. "Best? He called this best, Mama? I'm suffering. Ilang beses akong tumatakas kasi ayoko na. Ayokong maikasal sa lalaking hindi ko mahal." Puno ng sakit ang saad ni Peace. "I'm sorry, anak. But I can't help you. Nakasalalay dito ang business. Buhay mo at kasiyahan mo," sagot na kaniyang ina.
Kasiyahan? Mapaklang napatawa si Peace. Ma, hindi ako masaya. To be honest, only one person can make me happy. Not even you. Mukhang nasaktan ang kanyang ina dahil sa kanyang sinabi ngunit ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon at pinagpatuloy ang kanyang sinasabi. Siya lang ang makapagpapasaya sa akin. Only my boss. My chaos. Matagal bago nakasagot ang kanyang ina. Mahal? Mahal mo ba siya? Tanong ng kanyang ina. Yes, ma. Mahal ko siya kaysa sa sarili ko. Bulong ng dalaga. Matapos ng kanilang pag-uusap ng kanyang ina, nag-isip si Peace kung paano siya tatakas muli mula sa mga tauhan ng kanyang mga magulang. Lumipas ang mga araw. Hindi nagawang magtakas ni Peace. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para makatakas at bumalik sa bahay ni Chaos. Ngunit palagi siyang nahuhuli. Kinuha rin ng mga tauhan ng magulang niya ang kanyang cellphone. Kaya kahit gusto man niyang kausapin ng binata, hindi niya magawa. Chaos, please help me. Bulong ni Peace sa hangin. Nakarinig siya ng katok mula sa pinto, ngunit hindi na siya nag-abala na tumayo. Ano yon? Malakas na tanong ni Peace. Mama Amanda, pinapasabi po ni Senyora Penelope na mag-ayos ka daw po. Dahil kakain daw po kayo ngayon sa labas. Pinapasabi rin ni Senyora na ngayon daw po ay makikilala ninyo ang mapapang asawa ninyo. Saad ng kaniyang mayordoma. Ano? Kaagad na napabangon si Peace nang dahil sa narinig. Sinabi rin po pala ni Senyor Amadeus na kapag hindi daw po kayo sumunod, hindi nyo daw po magugustuhan ang gagawin niya. Dagdag pa ng mayordoma. Mariing napapikit si Peace at wala nang nagawa kundi ang sumunod. Habang inaayos niya ang kaniyang sarili, napatigil siya ng mayroong maisip siya. Sorry ma, pa. But I'll be very bad girl tonight. Tatakas ako ulit at pupuntahan ang nag-iisang taong nagbibigay ng kasiyahan sa akin. Bulong ng dalaga. Hindi nagtagal ay umalis na rin sila at nagtungo sa isang mamahaling restaurant. Buong biyaheng tahimik lamang si Peace. Ang tanging laman lamang ng kaniyang utak ay ang pagtakas. Be a nice girl, Amanda. Ayokong ipahiya mo ulit. Banta sa kaniya ni Amadeus. Napairap na lamang si Peace at pinaglaruan ang sariling daliri. Peace doesn't really care about his marriage. She only wants chaos. Oh my, sorry for keeping you wait, Mare. Isang pamilyar na boses ang umuko pa sa tenga ng dalaga. Oh, it's nothing. Maupo kayo, Mare. Sagot naman ni Penelope. Son, don't be so rude. Ipakilala mo ang sarili mo sa future mother-in-law mo. Saad ng bagong dating. Stop it, ma. Alam mong may fiancé na ako. Iritadong sambit ng isang baritonong boses ng lalaki. Napahinto si Peace sa paglalaro ng kaniyang mga daliri at inangat ang kaniyang ulo. Laking gulat niya nang makita ang mga taong hindi niya inaasahan. Chaos? Bulong ng dalaga. Dumapo ang tingin sa kaniya ni Chaos at nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Peace? Mabilis pa sa isang kisap ng mata, naniyakap ng binata si Peace at siniil ng isang malalim na halik. Nabuto lamang ang paghahalikan nila nang peking umubo si Charlotte upang kunin ang kanilang atensyon. Tita Charlotte? Mabilis na umayos ng tayo si Peace at bahagyang yumuko. Ay iha, wala tayo sa Korea, kaya huwag kang magbaw. Come on, beso-beso lang. Natatawang saad ni Charlotte. Nawindang naman si Peace sa biglaang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng ina ni Chaos. What the heck is happening here? Kunot noong tanong ni Chaos. Mukhang nabigla mo ang dalawahan. They look shocked. Natatawang saad ni Zion. Natawa naman si Charlotte. Mukhang nga. Gosh, have a seat. You too. Let's talk and we'll explain everything. Inimustra nito ang kamay. Peace seems dazed and confused. Ni hindi nito magawang umupo kaya inilalaya na siya ni Chaos. First of all, everything was planned. Paunang salita ng ina ni Peace. And the mastermind was your father. Dagdag naman ni Charlotte. Nang dahil sa narinig, nilung ni Peace ang kaniyang ama na kasalukuyang nakangiti sa kanya. I told you, princess, I want the best for my Peace, Amanda. Puno ng pagmamahal na ani ng kaniyang ama. Unti-unti ay napagtanto ni Peace ang nangyayari. It was all planned. The guy she was supposed to be marrying was no other than
Chaos Zoff. Thank you, Papa. Naiiyak na ani ng dalaga. Unti-unti nang pumapasok sa utak ko ang nangyayari. That I need further explanation for this. Naiiling na saad ni Chaos habang hawak-hawak ang kamay ni Peace. Natawa naman si Penelope. Saka binalingan si Charlotte. Mare, ikaw na nga mag-explain. Since ikaw ang bida, pagbibiro nito. Well, I actually lied about the part that I don't like Peace to be part of our family. I actually adore her. Kailangan ko lang magsinungaling for the sake of our plan. Noong panahon kasi na nakita ko si Peace sa bahay ni Chaos, napaisip ako because she really looks familiar. Then I met your parents, Peace. Sinabi nila sa akin na may anak silang naglaya, so I did my investigations. And I found out na anak nga nila Amadeus at Penelope. Mahabang pagsasalaysay. Hindi makapaniwalang tinignan ni Chaos si Peace. And you tell me that you're poor. Sarkastikong aniya. Mahina namang napatawa si Peace at sumagot. Sorry boss, I badly needed money that time because I had nowhere to go. Kakatakos ko lang sa puder nila Papa noon. Nailing naman si Chaos, saka bumaling sa kaniyang ina nang magsalita itong muli. And I also found out that you two are just lying to me. How dare you lie to me, son? Sinamaan ng tingin ni Charlotte ang anak. My gosh, hindi kita pinalaking ganyan, Chaos. But anyway, everything was all planned. The moment na makilala ko si Peace at ang mga magulang niya, nagkasundo kami na i-arrange marriage kayong dalawa. Bumuga ng marahas na hininga si Chaos. Kung sinabi ko na lang ng maaga na si Peace pala ang papakasalan ko ma. I should have said yes already. Sagot niya. Nagkibit balikat si Charlotte. You didn't ask. Saka kapag sinabi ko sa'yo, edi wala ng surprise. Reklamo pa nito. Wow. I can't say anything aside from now. I mean, you really planned this out? Hindi makakapaniwalang saad ni Peace. Daddy? I don't know what to say. Nauutal na. Dagdag nito. Just a simple thank you and I love you, Daddy. We do, Princess. Nakangising saad ni Amadeus. Tumayo si Peace at humalik sa pisngi nang magulat sila at niyakap ng mahigpit. Sunod niyang niyakap ang mag-asawang Charlotte at Zion. Thank you, Tita. Akala ko talaga ayaw mo sa akin. Natatawang saad ni Peace. I told you, it was just all an act. Gustong gusto kita para sa anak ko, Iha. You're a perfect match for him even though your names are contrasting. Peace and Chaos? Totally different but the good thing is both of you balance each other. Malawak na napangiti si Peace sa sinabi ni Charlotte. Tsaka, gusto kong maging masaya ang anak ko kahit naman ayoko ng isang tao. I don't treat them that badly. I want what makes my son happy. At ikaw? Ikaw ang nagbibigay kasiyahan sa anak ko. Hinaplos ni Charlotte ang pisngi ni Peace. Muling nagpapasalamat si Peace at bumalik sa kaniyang upuan. Chaos instantly wrapped around his arms on Peace's waist. The dinner went on. Napuno ng tawanan at usapan ang kanilang lamesa. And by the way, Iha, sorry for the slap that I gave you that night. It was your mother's order. Ngiwing saad ni Charlotte. She deserves it. Pasaway yung batang yan eh. Depensa naman ni Penelope. Hindi sumagot si Peace. Tinawanan lamang niya nang maalala niya ang nangyari noon. Dapat nagagalit na ako ngayon sa mga ginagawa ninyo. Ani Chaos. Sorry boss, huwag ka na magtampo. Paglalambing ni Peace. Yun na nga eh. Sa kabila ng pagsisinungaling niyo sa akin, I don't feel mad at all. Tila malungkot na saad ng binata. Hindi ako galit pero magtatampo ko. Seryoso pa nitong dagdag. How about we plan your wedding tomorrow? Nakangiting suggestion ni Penelope. Kagad na nagliwanag ang mukha ni Chaos at ngumisi. That I'll gladly accept it. Natawa sila sa isinagot nito. Sa sumunod na araw, kagad nilang pinlano ang kasal ng dalawa. Nagpulong sina Chaos, Peace, Amadeus, Penelope, Charlotte at Zion sa bahay ng mga Karyos para mapag-usapan ng plano para sa kasal. Okay, everyone, kailangan nating planuhin ang magiging kasal namin. It's going to be a huge event. Malaki ang ngising saad ni Chaos. Aba, dapat lang. Gusto ko itong maging engrande.
komento ni Charlotte. That would be fantastic. Masayang saad naman ni Penelope. But first, kailangan nating ayusin ang magiging budget. Pagsingit ni P sa usapan. Huwag ka mag-alala, Princess. Kami ang bahala sa lahat. Amadeus said. Let's focus on the wedding preparation. May mga ideya na ba kayo? Tanong ni Zion. Gusto ko po sana ang garden wedding. It's simple yet elegant. Nakangiting saad ni Peace. Inakbayan naman ni Chaos ang dalaga sabay sabing, sounds good. Ano ba sa tingin niyo, Mom? Dad? Napapalakpak naman si Charlotte. Perfect choice. A garden wedding is a symbol of growth and new beginnings. Tama. A garden wedding is a wonderful idea. Masayang tura ni Penelope. Alright, we're settled then. Garden wedding, it is. Chaos announced. At doon na nagsimula ang masayang pag-aayos para sa kasal. Si Peace at Chaos ay magkasama sa pagpaplano, kasama ang mga pamilya nila na handang magtulong-tulong sa mga biruan at kwentuhan sa buong proseso, mas nagkakasundo ang isa't isa. Nang dumating ang araw ng kanilang kasal, lahat ay masaya at excited na makita ang pag-iisang dibdib tina Peace Amanda Feria at Chaos Zovkarius. Nang sumapit ang oras ng seremonya, naglakad si Peace patungo sa altar. Sa kaniyang kakaibang wedding gown, tila siya ay isang tunay na prinsesa. Sa kabila ng lahat ng pagbabago at pagkakataon sa kanilang buhay, ito na siguro ang isa sa pinakamasayang pagkakataon niya. Napapikit si Chaos nang makita ang babaeng pakakasalan niya. Kakaiba ang kaniyang nararamdaman. Napagtanto niya na ito na ang babaeng mamahalin niya habang buhay. Pagkatapos ng mga kaguluhan sa kanilang buhay, nahanap na nila ang isa't isa. Nagkaroon sila ng masayang seremonya na puno ng pagmamahalan at suporta mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Pagkatapos ng seremonya, isinayaw nila ang kanilang unang sayaw bilang mag-asawa. At tila ba sila'y nag-iisa lang sa buong mundo. Matapos ang mga palakpakan at pagbati, naglakad sila patungo sa kanilang mga guest na punong-puno ng kaligayahan. Thank you, Chaos. Bulong ni Peace kay Chaos. Sa lahat ng ito. No. Thank you, my wife. Nakangiting sagot ni Chaos. Dahil sa'yo, nahanap ko ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at kaligayahan. At simula sa araw na iyon, nagsimula ang kanilang buhay na magkasama sa pag-ibig, sa kaligayahan, at sa pagtupad ng mga pangarap na magkasama.